sa tuwing inialay natin sa Diyos, sa pamamagitan ni Kristo ang bunga ng aming pagsisikap at pagkukunyayin. Mga kapatid, aminin natin na ating mapasalan ng pagkayo ng marapat o malapat sa banal na Panginoon. Sinubong tagapagligtas sa mga nagsisisi. Panginoon, kawa ang Panginoon, kawa ang Diyos. Dumating sa talapag at kayang mga makasalanay ng sisi. Kristo, kawa ang
ang uling hapunan ay ilalaw mo para kami pagkasalo-salo sa alaala ng iyong pagkamakasakit bukod sa mga tao. Ipagkaloob mo ang aming kahilingan, ang iyong katawan at loob ay aming itanam sa pagliliwag upang ang dulo kong kaligtasan ay lubos namin mapakinabang. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawala ng God. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Eksodo. Noong mga araw na iyon, lahat ng iniutos ng Panginoon ay sinabi ni Moises sa mga Israelita. Ang may tulamay para ang isang taong sumagot. Lahat ng iniutos ng Panginoon ay susundin natin. Isinulat ni Moises ang lahat ng utos ng Panginoon. Pinaratasan, maamang-aabas niya ang tagtayo ng altar sa paanan ng mundo. Nagtayo rin siya ng 12 bato na kumakatawan sa 12 ngiti ni Israel. Pagkatapos, inutusan niya ang ilang kabataang lalaki na magdala sa altar ang handog na susunugin. Sila rin ang inutusan niya umatay ng mga hayop na gagamitin handog sa pakikipag-ipan sa Panginoon. Ang kalahati ng dugo ng pinatay ng hayop ay inilagay niya sa malalaking mangkok at ang kalahati ipinuhos niya sa altar. Kinuha niya ang aklat ng tipan at binasa ng malakas. Sabay-sabay naman tumugon ang mga Israelita. Susundin namin ang lahat ng utos ng Panginoon. Pagkatapos, kinuha ni Moises ang mga mangkok ng dugo at inisikan ang mga tao. Sinabi niya, ang tulong ito ang siyang katibayan ng pakikipag-ipan ang ginawa sa inyo ng Panginoon sa pagbibigay sa inyo ng kautusan ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa Panginoon tumubos, kalis na kahit ito ay isa labis niya.
Gawin dapat makinama sa pagkain iyong ang
San Marcos. Patuloy sa iyo. Muna ang araw ng pista ng tinapay ng mga libadura. Araw ang pagpatay ng kordero para sa Pasko. Tinanong si Jesus ang kanyang mga alagad. Saan ko rin ang ibig na ipagdadaanan kayo ng mamunang pampaswa? Inutusan niya ang nagawa sa kanyang mga alagad. Pumunta kayo sa bayan at may masalubo kayo isang lalaki na may dalang isang bangang tubig. Sundan niyo siya sa bahay ng kanyang makasuban at sabihin niyo sa may-ari, ipinatatanong ko ng Diyo kung saan hindi, kung saan sinin siya maaaring kumain na mapunang pampasa. Kasabi ko kayo ng halal at inuho niya sa inyo ang isa na kanyang silim sa itaas na mayroon na matalitan. Doon kayo maganda para sa atin. Nagtungo sa bayan ng mga lalaga at natagpuan na tinaroon ang lahat gaya ng sinabi niya sa kanila. At inihanda nila ang unang pampasa. Samantala kung sila'y umakain ng lumahod ng tinapay sa Jesus at matapos ang kasalanan sa Diyos ay kanyang minaghati-hati at ibinigay sa mga ito ang aking katawan, hindi niya. Ginawa ko niya ang kalis at matapos ng masalamat ay binigay sa kanila at uminom sila lahat. Ito ang aking dugo, ang dugo ng tipan na mahuhubos dahil sa parami. Sinabi ko sa inyo hindi na ako ininom ng alam na mula sa uwas hanggang sa araw na iinumin ko ang pagmamala sa kaharian ng Diyos. Umawit sila ng mga ino at pagkatapos nagtungo sa mundo ng mga ulimo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinagmuli ka ng Panginoon sa Kristo. Sumainyo ang Panginoon. Bago na ating pagdiriwa ngayon sa araw na ito ang dakilang kabisahan na Corpus Christi, katawan at dugo ng ating Panginoong Jesucristo, ang banal na Eucharistia. Pagdating tayo ay nagtago at kanilang madaling araw tayo ay ng posisyon sa karapatan ng katawan at dugo ng ating Panginoong Jesucristo. So, bahagi yun ang usara ay tinatawagan tayo kundi makita yung dakilang biyaya na ipinagkakalaw sa atin sa banal na sakramento ng Eucharistia. Higit natin dinadala sa tawag na banal na pagdiriwang ng misa. Bakit? Kasi nandun yung katawan at dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Yung pagkalamis ng Diyos na makasama ang tao ay hindi naman po isang pagkalamis o isang realidad na ating pinapakinabang. Kasi maliwanag po na sinabi ni Jesus, ito ang aking katawan, ito ang aking dugo. Kunin ninyo ito at kayo ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. So, nawawo, makita natin ang dakilang presensya ng Diyos sa piling natin. Tapos, may
Here sa private message, no? Sabi ay, Father, naniniwala pa kayo sa appointed son of God. May tinatawag na mo yung appointed son of God. Naghahanap tayo ng Diyos at marami nagpapanggap ng Diyos. Sabi mo nga ay,
siguro sa atin natin eh, ito ba yung uri ng ating Diyos? Bakit hindi dapat sa ano ng isang kapilalas ng tinapay at ilang patak ng halak? Ganun ba yung pagkaunawa namin sa Diyos? Yes, mga kapatid, dinamis ng Diyos na maging sa ano ng tinapay at halak para po makasama ang tao. Para makasama ka at makasama ako. Ganun yung pamamahal ng Diyos. Makasama lang natin siya habang narito tayo sa daigdig nito. Habang hindi pa tayo nakatawid doon sa kabilang buhay. Niya lang isa lang tayo sa maan sa loob ng tinampay ng alam. Bakit? Dahil nais niya tayo ng kabayan at tunay na ginawang pakinabala ang dulot niyang pagliligtas sa sangkatawa. Kasi yung pagtubos niya noong year 3380 ay isang pagtubos para sa lahat. Pero wala pa tayo nun. Wala pa tayo at marami pong tao na wala na akong pera. Anong ninais ng buong ikabal? Ibinigay niya yung sakramento ng balaan na yung Paristina. Nanais niya na ipagpaw ang patuloy ng pamamahal sa tao sa tingnan namin sa pamamitan ng pagpapahayaw niya ng kanyang pagbibigay ng kanyang sarili. Sinasabayan natin yung nangyari sa Kalbaryo na handang ibigay ng Diyos ang kanyang sarili para sa kaligtasan natin. So ano ba yung pangiliyak sa natin? Yung patuloy ko lang yung paanyaya na sinasabi ng mga ako, kung wala ka na, tumanggap kayo ng banal na komunyon. Alam na ba natin yung handa? Bumayan na panisin natin yung handa. Pero kung wala ka na, tanggapin natin si Jesus. Kasi ito yung sabi, ito ang aking katawan na inihahin ko para sa inyo. Ito ang aking dugo. Ang dugo ng bago ko na hanggang lipa na ibubuhos para sa inyo. At yan ay hindi niya para lumos natin pakinabalat ng kanyang patuloy na pagkabala. Kaya tanggapin natin siya. At sa mga panahon ko ng ating siya ay nagkandarapa para makasama ang tao. Nagsinagkandarapa. Ginawa niya ang mga kapatid ng kanyang sarili sa ano ng tinapay ng alam. Makasama natin tayo. Pero tayo ba? Nagkandarapa pa tayo na lumapit kay Jesus. Nagpupumaho pa tayo ng makatapusya. Pinaano ng linggo? Oo, kumisa na rin naging bahagi ng ating pagkakas sa buhay na para pag-alisan ng religyosyon na tayo'y nahihirapan. So naman po, pagkakas ka rin doon yung ating kamuha. Eh, pagkakas may problema ako eh. Lalo na kung ito ay may problema. Kabuti pa lang sa ating nabibigyawin. Doon may nanahin na kung isang tiwa nyo binigyan ng solusyon ng problema. Maraming nagpunta at umihingi ng solusyon sa kanilang problema kahit na tiwa. Nakatelepres na lang. Dito kay Jesus ay lumamit tayo. Kausapin natin sa Jesus at sigurado kung binigyan niya ng solusyon ng ating mga problema. Ibigay niya tayo ng liwala. Kausapin namin siya sa banal na sakramento sa altar. Tinuturo namin sa mga bata na ito yung napakadala ng mga taon kapag tinanggap mo sa Jesus. Kausapin mo sa Jesus.
Sabihin niyo sa kanya, tiwin niyo lang sa loob. Sabihin niyo, Panginoon, nahihirapan ako ngayon kasi pasukan na yun. Marami kami inaasikaso, hindi ko malaman kung saan kami kukuha ng pang-missionary fee ng mga bata. Magkwento kayo kay Jesus. Baka niyo na kung saan kami makita natin yung kanyang presensya sa banal na pagdiriwang ng misa. At ang patuloy niyang pag-anayos na makasama ang pato. Kaya inayaan niya na siya ay maging isang pirasong pinapay na pwede rin pa rin ang amin. Makasama ka lamang. Kahit sa tarik dahil sa kanyang pagmamahal sa iyo at sa akin. So mga kapatid, ito yung dalilan na ibinibigay niya sa atin sa pamamagitan na ipinagdiriwang natin na kuntusin mo, ay narito, narito yung ating Diyos. Ang Diyos na sama sa atin, yung Emmanuel. Yung Emmanuel po yung hindi kapang kapanahon ng Pasko. Yung Emmanuel natin ay ang Diyos na sama sa atin sa atin. Sa banal na pagdiriwang ng misa at sa panahon na tinanggap natin sa banal na pagmamahal. Sa banal na Eucharistia. Narito siya parati. Lumaki tayo sa kanya. Kausapin natin si Jesus. Hingin natin ang kanyang tulong at pagpapala. Dahil o, gaano natin kagusto na makatapos si Jesus ay hindi mo natin mapapantayan ang kanyang kagustuhan na makasama tayo dahil nilalami siya na siya ay maging readily available. Palagi siya nariyan at parami yung akong sa isinanggalang ngayon kayang pag-alos, makasama lamang ang tao. Sa pagkakataon, 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 sa pagkakataon
para sa iba, manalangin tayo. Panginoon, pagpupulin mo kami sa iyong pag-ibig. Para sa lahat ng mga Kristiyano, naway magkalisahan lahat upang maging isang komunidad na may pagpapalasakit sa bawat isa. Manalangin tayo. Panginoon, pagpupulin kami sa iyong pag-ibig. Para sa mga pinuno ng ating gobyerno, naway
family. Banay sa family. Sister Boy, and Sister Lydia, at Brother Boy, nungulap na. All our family. May Gabriola at family. Dali na nungulap na ang family. Para ang paano ng paano. Naguro paano. Salvatero paano. Pamilya na sarayo. Pag-ibagin lang po sa kanyang kaawal.